President Ferdinand Edralin Marcos at President Rodrigo Roa Duterte ang dalawang pinakamatalino at pinakamaraming nagawa para sa mga Pilipino. Kung babalikan natin ang panahon ni dating President Ferdinand Marcos, ay matutuklasan natin ang napakaraming infrastruktura at matatalinong proyekto na naipatayo ng dating Pangulo. Kabilang na rito ang ibang hindi na natapos at hindi nagamit na sana ay napakalaki ng pakinabang sa tao. Noong panahon ni President Ferdinand Marcos ay kaliwat kanan ang pambabatikos ng taong bayan dahil sa napakaraming issue na ibinabato rito at maging sa buong pamilya nito. At matatandaan na ang Amerika at ang Pilipinas noon ay patuloy ang magandang ugnayan. Subalit hindi kasing ganda noong matapos ang termino ng Pangulong Marcos. Dahil noong panahon ni Marcos ay isinisiwalat nito ang ilang mga kasunduan ng Amerika at Pilipinas na hindi pabor sa Pilipinas. At matatandaan rin na may magandang ugnayan ng Pilipinas at China noon. Kaya naman kung babalikan natin kung paano napaalis sa puwesto si Marcos ay dahil ito sa ipinarating na mensahe ni Ronald Reagan sa Pangulo na lisanin na nito ang Pilipinas at isuko ito sa mga rebuilding militar sa pamumuno ni Cory Aquino. At syempre dahil alam ni Marcos na wala nang tiwala ang tao sa kanya at alam niyang katulong na ng mga Aquino ang Amerika ay maaaring madamay pa ang buong angkan nito. Kaya naman sinunod niya na lang ang payo noon ng presidente ng Amerika na si Ronald Reagan. Kaya naman ang lisanin niya ang Pilipinas ay agarang napalitan siya sa pwesto ni Cory Aquino. At simula noon ay hindi na nawala ang paghanga ng mga Pilipino sa mga Amerikano. Ang mga kasaysayan ng kabutihan ng Amerika sa Pilipinas ay pinag-aaralan sa lahat ng eskwelahan. Kaya naman simula kay Cory Aquino ay mas lalong nakinabang ang mga Amerikano sa Pilipinas. At ang mga Marcos ay dinala ang galit ng tao sa napakahabang panahon. Subalit sa kasalukuyang panahon ay unti-unti nang naglalabasan ang katotohanan sa lahat ng nagawa ng Administrasyong Marcos. Dahil kung ikukumpara sa mga nagdaang Pangulo ay talaga namang walang sinabi ang mga ito pagdating sa mga naipagawa at natapos na proyekto. Hanggang may isang President Rodrigo Roa Duterte na mayroong paniniwala o vision na katulad ng kay President Ferdinand Marcos, itinuloy ang mga proyektong 30 taong nakatenga. Kaya naman dire-diretso rin ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya naman ang maituloy ito ay labis-labis ang paghangang natanggap ng kasalukuyang Pangulo. Bukod rito, ang halos imposibleng malinis na mga estero at kargatan noon ay masasabi kong malinis na ngayon. Walang pag-aalinlangan na sinugpo ang droga, tinulog sa mga dambuhalang kumpanya, sinibak sa pwesto ang mga sangkot sa anomalya. Kaya naman kung pagsasama-samahin ang mga binangga niya ay hindi na nakapagtataka na napakaraming malalaking tao na ang kalaban nito sa politika. Kaya naman sa ngayon ay kaliwat kanan ng batikos sa kanya. Pero matanong ko lang, si President Duterte ba ang nakikipagtransaksyon sa mga budget na hinahanap nila? Nakakapagtaka na halos lahat yata ng anomalya konektado sa kanya. Pati nga yung kinulimbat ng isang sangay ng barangay na ayuda, si President Duterte pa rin ang tinitira. Ganito na ba talaga mag-isip ang iba nating mga kababayan? Baka pati breakup ng jowa nyo, kasalanan na ng Pangulo. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking panengin. Ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Pero ito ang politika. Kahit gaano pa karami ang nagawa mo, sa huli, may mga tao kang matatapakan at darating ang panahon, isasadla ka nila sa kahirapan. Maulit kaya ang nangyari kay Ferdinand Marcos noon na pinagkaisahan ang buong Pilipinas. At pagkalipas ng ilang dekada ay saka palang napagtanto ng tao kung bakit si Marcos ang tinaguri ang pinakamatalino at pinakamagaling na Pangulo. Kung mangyayari ito kay President Duterte, ilang dekada na naman kaya ang lilipas bago mapagtanto ng tao ang kabutihan ng kasalukuyang Pangulo? Papayag ka bang muling mangyari ito?
Masundan pa nga kaya talaga ang napakaraming mga proyekto kung hindi mo naman kontrolado ang bawat sangay ng gobyerno? Kung ikaw ba ang magiging pangulo, mababantayan mo ang lahat ng transaksyon sa gobyerno? Hindi masama na ilabas nila ang lahat ng baho ng gobyerno at tukuyin ang mismong salarin. Subalit hindi naman siguro tama na sa lahat ng issue, ang pangulo ang lagi nilang sisisihin. Saludo ako sa mga naglalabas ng anomalya sa gobyerno, pero sana hindi nila ito ginagawa para lang sirain ang pangulo, dahil ang paninirang ito ay makakaapekto rin sa susunod na pangulo. Paano kung ang susunod na pangulo ay umiwas na naman sa mga proyekto para hindi magkaroon ng ganitong karaming issue? Dahil believe it or not, ang bawat malalaking politiko ay kaliwat kanan ng mga adviser at hindi mawawala ang ganitong pagpapayo. Huwag kang gumawa ng napakaraming proyekto dahil hindi mo mababantayan ang transaksyon ng bawat sangay ng gobyerno at bawat pagkakamali nila ay maaaring ikasira mo. Hindi ito maiisip ng ordinaryong tao na hindi naranasan ang pambabatikos ng mga Pilipino. Kaya maniwala ka man o hindi, napakalaking bagay ang mabilis mong panghuhusga sa ginagawa ng bawat pangulo. Pabor ka man o hindi, kailangan mong unawain ang sitwasyon, kakayahan at nakapaligid dito bago mo husgahan ang pangulo. Dahil kung puro panghuhusga ang gagawin mo, ay baka lumipas ulit ang mahigit 30 taon bago muling magkaroon ng mahusay at magaling na pangulo ang mga Pilipino. Sa totoo lang, kaya ginawa ko ang videong ito ay naaawa ako sa pangulo. Dahil sa dami ng kanyang ginagawa para sa mga Pilipino ay nadadamay siya sa lahat ng pagkakamali ng mga sangay ng gobyerno. Pero nakikita kong buo pa rin ang tiwala niya sa kanyang mga itinalaga sa pwesto. Dahil nga wala pa namang napapatunayan ng Senado. At ayon pa sa Pangulo, hindi na makapagsalita ang akusado dahil sa estilo ng pagtatanong sa Senado. Kaya patuloy na nagagalit ang Pangulo. Maaaring sabihin ng iilan sa inyo na ginagawa ko lang ito para kumita ng pera. At magpapakaimpokrito ako kapag sinabi kong hindi. Naging vlogger or influencer ako sa pagnanais na hindi masayang ang aking libreng oras sa walang kwentang bagay. Pero pagdating sa politics ay hindi ka makakagawa ng makatwirang vlog kung pera lang ang iisipin mo. Kaya bago nyo ako husgahan ay isipin nyo rin ang inyong mga sarili kung sigurado ka bang ikaw ang tama o yung mga nababalitaan mo lang ang mali o di kaya ay hindi mo kayang ianalisa nang maayos sa mga bagay na iyong mga nababalitaan. Lagi mong tatandaan na hindi masamang kumita kung ibubuhos mo ang oras at panahon mo sa isang bagay as long as wala kang tinatapakan tao. At hindi porkit kumikita ka sa pagbablog ay wala nang katotohanan ang iyong sinasabi. Lahat tayo ay kailangan ng pera at ang bawat oras ay mahalaga. Kaya bilang isang vlogger or influencer ay nais kong ibahagi sa inyo ang aking kaalaman kung paano pa palalawakin ang inyong pangunawa upang mabawasan ang pagiging mababaw ng ibang mga Pilipino. Ang lahat ng kaalaman ay maaari mong matutunan, kaya hindi mo kailangan manira ng kapwa para lang mapansin ka ng iba. Ubusin mo sa kapaki-pakinabang na bagay ang oras mo at hindi sa paninira ng kapwa mo Pilipino.